malikhaing araw sa inyong lahat at welcome sa episode 14 ng Boss Abin Docu TV. Malikhaing, isang mahalagang salita na talaga nga namang kaaya-aya kung ito ay mapapas sa atin at magagampanan natin at mailalabas natin sa buhay na ating tinataglay at sa pakikipagtungo sa ating kapwa at sa paggawa ng ating mga tungkulin. Malikhain, ginamit ko ang salitang ito dahil ang episode 14 namin ngayon ay masasabi kong tunay ngang maghahatid sa inyo ng isang pagkamalikhain. Well, sino siya? Abangan! Dito lamang sa Boss Abin Docu TV. Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa Boss Abin Docu TV. At ngayon, meron akong ipapakilala sa inyo. At masasabi kong isa siyang artist. Okay? So, siya po si Mr. Jomari Mayaw. Ito. Yes. Ilang taon ka na nga, sir? 21 po. 21. So, sir, marami kasi kaming nakitang mga art masterpieces mo. So, maaari mo ba kami bigyan ng impormasyon kung bakit mo naisipang gumawa ng mga ganong klase ng art pieces? Unang-una, ma'am, kilig ko lang talaga siya, ma'am. And yun na nga, ma'am, nung dumating yung, dumating yung COVID, na mas nalaanan ko ng panahon sa paggawa ng mga artwork. Kasi yun na nga, ma'am, stay at home. Di pwedeng lumabas. So, yun na mas na-improve yung mga artwork ko. Hindi yung dati, beginner pa lang naman talaga ako, mas na-improve. Ano siya, nag-aral ka ba ng related sa pagkinta or pag-drawing? Iyo po, ma'am, first year high school ako, ma'am, sa Naga City School of Arts and Trades. Mm-hmm. Ano ko siya, ma'am, first sem ko siya, ma'am, drawing, animation. Tapos, ma'am, mga second year naman, drafting. Mas parehas lang naman, ma'am, yung art, tungkol din naman sa arts. And third year, ma'am, hanggang fourth year, hanggang grade 12, hanggang mag-graduate ako ng grade 12. Ano pa rin, ma'am? Tungkol pa rin sa arts. Tungkol pa rin sa arts. Okay. So, marami ka ng mga sample or mga art pieces. So, pag-usapan natin yun. Yung una, yung painting na parang may mukha. So, maaari mo ba sa aming i-explain kung paalin nabuo yung konsepto mo na yun, na ipinta yung art piece na yun? Yun, ma'am. Yung isa kong gawa na nung July, yung ngayong June lang, talagang nilaanan ko yun, ma'am, oras kasi dun sa nakita ko sa Facebook na isang babae na na sinasaktan ng ng parang asawa niya yung basta, ma'am, sinasaktan siya. So yan. Parang na-inspired ako na gawan ko siya ng ng isang artwork na magsisilbing simbolo ng mga kababaihan na dapat ganito, na dapat wag abusuhin ang mga kababaihan. Yung bulaklak na puti. Yung bulaklak na puti naman, ma'am, nakita ko lang naman din yun, ma'am, sa Facebook, ma'am. And yun, ginaya ko lang din naman. Mm-hmm. Yung isa pa, yung babae, tapos may kamay. Ano ibig sabihin nun? Yung pininta mo na yun? Yung maraming kamay, ma'am. Oo. Yun, ma'am, parang discrimination yun, ma'am, sa mga ma'am, discriminate siya, ma'am, kaya ginawan ko yun ng maraming kamay, ma'am, kasi ma'am, yung kamay nagsisimbolo siya na parang ma'am, sinisimbolo niya yung basta tungkol yun, ma'am, sa discrimination. Tungkol yun sa discrimination. So sa lahat ng ginagawa mong mga art pieces, ano yung hangarin mo sa likod ng paggawa ng mga iba-ibang uri ng paintings, ng imahe? Yun, ma'am. Gusto ko lang talaga, ma'am, na gumawa ng ng artwork na may inspired naman yung ibang mga tao at ma-inspired sila na ganito gumawa ng artwork si Jomari. So try din natin. So gusto ko lang magbigay ng ma'am, ng inspired sa iba. And makaambag na rin sa sining ng sining ng
mga artists. So, gusto mong ma-inspire sila? Gusto ko din mga ma-inspire. Ikaw, ano yung inspiration sa pagbuhit, sa patuloy na paglabas ng iyong talento sa art? Yun na, ano ko talaga siya, ma'am, eh, passion ko talaga siya sa pag, ano, sa pag-drawing. And, pangalawa, eh, nakukuhanan ko ng, ano, pera sa araw-araw. And, yun din ang ginagastos ko, ma'am, kaya. Ah, ibig sabihin, nabibenta mo siya? Opo, ma'am, nabibenta ko siya ng halagang, ano, yung maliit, nasa 3K, yung malaki. Depende din kasi, ma'am, sa size. Depende din sa presyo. So, ano yun? Pusa ba silang nagpapagawa, tapos binibili nila, or pwede namang nagustuhan lang nila yung artist mo, tapos binili nila? Opo, ma'am. Pwede rin na, ano, ma'am, pwede rin nagpapagawa sila, and minsan, pag may nagugustuhan sila sa gawa ko, eh, binibili nila. Wow. So, maganda talaga siya. Buti supportado ka ng pamilya mo. Opo, ma'am. Eh, talagang supportado ako ng lola ko, kasi unang-una, eh, mahal ako ng lola ko, kaya, yun. So, ano ba ang pangarap ng isang Jomari? Ang pangarap ko, ma'am, eh, maging simbolo ako sa mga kabataan na nawawalan ng, ano, ng direction sa buhay, at ma-adapt nila yung pagiging isang artist. So, alam ko may mga nanonood na mga kabataan na nasa linya rin ng pagiging painter or kapareho ng linyada mo. Ano yung maipapayo mo sa kanila? Sa lahat po ng mga nanonood, eh, sa lahat ng mga artist dyan na nanonood, eh, gusto ko lang sabihin sa inyo na gumawa lang kayo ng gumawa. Kahit walang nakakakita, ay kahit walang nakakakita ng mga gawa nyo, gawa lang kayo ng gawa. Kasi dyan nagsisimula ang pagiging maging mahusay. Kasi beginner ka, and kapag gumawa ka ng gawa, eh magiging mahusay ka. So yan. So, dito sir, sa Boss Abin Doki TV, meron kaming shoutouts. So, ano yung shoutout ni Sir Jomari? Shoutout ko, eh, magampanan yung tungkulin. Bakit mahalagang magampanan yung tungkulin? Kasi ma'am, syempre ma'am, eh, syempre, kapag ako kasi ma'am, eh, ampun lang naman ako ng lola ko. Kaya mas inuuna ko yung magampanan ko yung tungkulin ko, lalong-lalo na sa bahay, sa mga artwork ko, sa pamilya ko. Yeah. Sir Jomari, kami po sa Boss Abin Doki TV, talaga nagpapasalamat kami, una sa pag-share mo sa aming sa amin ng kwento mo, sa pag-share mo ng oras, kahit alam kong marami ka talaga tungkulin na dapat gampanan. Tapos, sa pag-share sa amin ng mga art pieces mo or artwork. So, maraming salamat. Salamat. So, baka meron kang nais i-promote na Facebook page? Pakipanaw na lang din po ako sa Facebook, medyo marimaya, and sa Facebook page ko naman, eh, Kamoy Artwork. Kamoy Art. Kamay, parang kamay. Kamay Art. So, maraming salamat. Salamat. Thank po. You. Atin ay alam kong malikhain at bawat isa sa atin ay sadyang namang anak ng sining. Ang episode 14 ng Boss Abin Doki TV ay nagpakilala sa inyo ng isang alagad ng sining. At sa kanyang murang edad, kami ay talagang napahanga sa kanyang taglay na galing sa pagbuhit at sa paghayag ng kanyang saloobin sa pamamagitan ng kanyang mga likhang sining. Kami sa Boss Abin Doki TV ay humahanga kay Sir Jomari Mayaw dahil hindi lamang siya nagsisilbing inspirasyon, kundi meron na talaga siyang adikain na patuloy na hubugin ang kanyang angking talento upang magsilbing inspirasyon sa mga kabataan. Lagi natin tatandaan yung sinabi niya na mahalaga na kahit hindi man tayo napapansin pa ng ating komunidad, patuloy natin gawin ang ating talento. Patuloy natin itong pagyamanin dahil alam niya na tayo'y magsisilbing inspirasyon sa bawat isa sa atin. Ang Boss Abin Doki TV ay talagang humahanga kay Sir Jomari
lalong-lalo na sa kanyang kababaang loob. Dahil sa likod ng kanyang galing, siya ay nananatiling matulungin, mapagmahal at responsable, bata at alagad ng senior. Sana ang panayam na to at ang episode na to ay magsilbing inspirasyon sa ating lahat na patuloy nating ihayag ang ating talento, patuloy nating itong gamitin, patuloy natin itong hubugin upang sa huli tayo ay magsilbing inspirasyon at tayo rin ay maging boses ng ilan sa atin na walang lakas ng loob na ipagsigawan yung kanilang karapatan. At tandaan rin natin mula sa panayam na ito na ang lahat ng bagay na ating ginagawa ay maaaring magsilbing lakas doon sa mga mahihina at maaaring magsilbing inspirasyon doon sa mga pinanghihinaan na ng loob. Sana bawat isa sa atin ay maging malikhain. Malikhain sa pagharap sa buhay, malikhain sa pag-abot ng ating mga pangarap, at higit sa lahat, malikhain sa pagganap sa ating mga tungkulin. Tandaan rin po ang shoutout ni Sir Jomarie. Gampanan ang tungkulin. Mula sa Boss Abin Doki TV, maraming salamat po.